sana. Maganda at masayang umaga, Tarlac City! Live na live po tayong napapakinggan sa 96.1 FM at napapanood sa Tarlac City Information Office. Ito ang Kaisa Radyo Patrol, programang hatid ng City Government of Tarlac sa pamumuno ni Mayor Christy Angeles. Ako po ang mga kasama nyo ngayong Thursday morning, ang inyong kaisa, Jay Cura. Kasama ko ngayon araw na maghahati ng balita at impormasyon si Ren Silvestre. Magandang umaga sa ating mga viewers at listeners para sa ating programa ngayong Thursday morning. Today is July 16, 2020. Time check po, 9:16 a.m. Makakasama nyo kami mula 9 a.m. hanggang 10 a.m. Sama-sama po tayo tuwing Tuesdays at Thursdays para mabatid ang latest updates, programs and services sa Tarlac City, hatid sa atin ng kauna-unahang babaeng alkalde ng lungsod ng Tarlac, Mayor Christy Angeles. At greetings muna tayo sa ating mga kapwa-kawani ng City Government of Tarlac, syempre sa ating inan ng lungsod, Mayor Christy Angeles. Sa mga kasamahan nating writers and editors sa Tarlac City Information Office at iba't ibang department heads and employees ng City Government. Meron pa bang gustong batiin ngayong umaga, Renz? Yes, of course, sa mga Tarlacenyo na nakikinig ngayong umaga, magandang umaga po. Pot at si Honey. At syempre gusto ko rin batiin si Puchem at si yung babe ko, si Angel. Yes. And good morning sa inyo. And we're taking mga preventive measures na ipapatupad sa Tarlac City. Tama po, syempre, at walang tigil ang pagpapaalala natin sa bawat Tarlacenyo ng mga alituntunin sa ilalim ng MGCQ. Syempre, kabilang dito ang mga sumusunod. Una po ay ugaliin po natin magsuot ng face mask sa tuwing iwasan natin ang pagkukumpulan. At mahigpit po na pinagbabawal ang pag-inom ng alak sa pampublikong lugar. Syempre, bawal pa rin po ang sugal. And in fact, Jay, deployed po ang ating Traffic Management Unit o TMU sa lahat ng 76 na barangays para bisitahin isa-isa ang mga ito at paalalahanan ang bawat isa sa ating mga preventive measures. And of course, sa utos yan ni Mayor Christy Angeles. Okay. Kaya naman, saludo tayo sa ating City TMG na masigasig na nagbibigay ng public service mula pa nang nagsimula ang community quarantine. Yes. Yan. Kasama rin natin, syempre, kasama natin sila sa distribution ng relief goods ni Mayor Christy para sa ating mga kababayan dito sa ating syudad. Yes. Pasadahan na natin ang mga balita at happenings ngayong linggo. Umpisahan muna. Yes, yes. Syempre, patuloy yung pagpapaalala natin para sa kaligtasan. At sa direktiba ni Mayor Christy Angeles, umarangkada ang Public Order and Safety Traffic Management Unit o sa mga barangay syudad ng Tarlac upang ibahagi ang mga preventive measures na isang hakbang ng lokal na pamahalaan ng Tarlac para maiwasan ang sakit na dulot ng COVID-19. Pakiusap ng inan ng lungsod na maigting na sundin ang mga batas na ipinatutupad para sa kaligtasan ng lahat, tulad syempre ng pagsusuot ng face mask sa tuwing lalabas ng bahay at pagpapanatili ng distansya sa bawat isa. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pag-inom ng alak sa pampublikong lugar at ang pagsusugal na pangunahing sanhihin ng pagkukumpulan. Kooperasyon ng bawat isa at disiplina sa pagsunod sa mga inilatag na mga preventive measures ang ating sandata kontra COVID-19. At hindi titigil ang pamahalaang lungsod ng Tarlac sa pagpapaalala at pagpapatupad ng mga hakbang na ito upang maging ligtas ang bawat Tarlacenyo. Siyempre, parte yan ng patuloy na reminder ni Mayor Christy. Para talagang ina ng Tarlac City si Mayor Christy. Yes. Alam mo yan, yung yes. Patuloy siyang nagpapaalala at saka nag-aalala sa safety ng kanyang mga anak. Parang, ganun nga. Na tayo yon, di ba? Na kanyang yes. Nasasakupan. Kaya maliban dyan, Renz, balita ko na naging tulay ang city government sa pagpapaabot ng tulong sa ating mga Tarlacenyo farmers. Yes, balitaan mo kami. Yes, parte pa rin ng balita natin yan. Tuloy-tuloy pa rin pagbabahagi ng libreng fertilizer at certified seeds para sa mga magsasaka ng ating lungsod na lubos na naapektuhan ng rice tariffication law at ng pandemya.
In fact po, noong July 14, 508 na magsasaka ang nahandog ng 2,199 bags ng fertilizers. Ganun kadami. Meron pa rin pong 5,331 na certified seeds ang ipinamahagi at 156 hybrid seeds mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o yung tinatawag na RCF program. Ang programang ito ay bunga ng pakikipag-ugnayan ng ating butihing Mayor Chris De Angeles, ng City Agriculture Office, at ng Department of Agriculture. At syempre, ang bawat beneficiary po ng RCEF ng Certified Seeds and Fertilizers ay mga magsasakang rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o yung tinatawag na RSBSA, maliit man o malaki ang lupaing taniman. So, kailangan pa pala nilang mag-register muna sa RSBSA. Yes, very important po. At sa ganitong pamamaraan ng pagkalinga ay unti-unting makakabangon ang ating mga magsasaka, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ayun, ganun pala yan. So, open to sa lahat ng mga farmers, no? Yes. May pili talaga. Mm-hmm. So, wala din kaso yung maliit o malaki ang lupang taniman. And of course, dapat makipag-coordinate sila sa kanilang barangay para matulungan sila na makipag-coordinate naman sa ating City Agriculture Office para malaman nila yung mga kailangan na dokumento na isubmit para masama sa nasabing listahan. Malaking tulong yan sa ating mga farmers. Oo naman, lalo na po ngayon, di ba, sa rice tarification law, medyo bumaba ang price ng palay natin. Kasabay pa ng pandemya. Yes, diba? Kasabay pa ng pandemya. Kaya maraming salamat po sa programang ganito. Yes. Marami po tayo natutulungan ng mga farmers. At syempre, labis talaga ang suporta ni Mayor Christie sa iba't ibang sektor. Lalo na sa ating mga farmers na patuloy nagpapalakas na supply ng agricultural products sa Tarlac City na nakakatulong sa ating local economy. Yes. And speaking of local economy, sige ma'am. Patuloy ang programa ni Mayor Christie sa ating mga talipapa. Wow! Yan. Pag-usapan naman natin yan. Ang talipapa, very helpful yun, especially po, di ba, nung community quarantine. Oo. Sa ilalim ng masusing pamumuno at pangangasiwa ni Mayor Christie Angeles, may tuturing na matagumpay ang inilunsad ng pamahalang lungsod ng Anghel, Talipapa para sa barangay program. Yes. Sa ilalim ng nasabing programa, nagbibigay ng financial aid ang city government sa mga barangay na may kagustuhang magpatayo ng barangay Talipapa o mas mapagtibay pa ang mga kasalukuyang nakatayo. Yan. 35 barangay ang nakinabang sa financial aid na magkakahalaga ng 20,000 hanggang 40,000 depende sa kanilang number of households. Wala rin itong patong na interest. Yun ang pinaka-importante yes, doon. Yes, very important. At may isang taon sila upang bayaran ang nasabing halaga. Napakagaan naman yan. Ganun talaga. Mm-hmm. Patuloy na iniikot ng City Cooperative and Enterprise Development Office o CCEDO ang mga nasabing barangay na nag-avail na ng nasabing financial aid upang makamusta ang lagay ng mga maninindi at masiguro na dekalidad ang mga produktong ibinebenta sa kanilang mga kabarangay. Sa kasalukuyan, binisita ng nasabing departamento ang barangay San Pascual, barangay San Jose, barangay Balibago, First, Barangay Balibago, Second, Barangay Balete, Barangay Bora, Barangay Batang-Batang, Barangay Sinait, Barangay Santa Maria, Barangay San Juan Bautista, at Barangay Maliwalo. Hinihikayat ng ina ng lusod ang bawat isa na tangkiliki ng mga barangay Talipapa. Paraan ito ng pamahalang lungsod na ilapit ang pamilihan sa mga mamamayan upang maiwasan ang kumpulan at maging ligtas ang lahat laban sa lalong pagkalat ng COVID-19. Yan, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga balita ngayong araw na Thursday. Kayo ay nakikinig sa Kaisa Radyo Patrol. Hatid sa inyo ng City Government of Tarlac under the excellent leadership of Mayor Christie. Live po tayo sa 96.1 1 FM at live streaming din tayo sa Tarlac City Information Office Facebook page. Bukod sa mga balita, ay maglalaan din tayo ng oras para basahin ang inyong mga comments at sagutin.
ang inyong mga katanungan. Yes. Ano, magbasa na ba tayo ng mga comments? Medyo marami-rami na rin pala to. Ayan po, mula po from Rosel Rones Gazmen. Good morning po, ang sabi niya. Ayan, magandang-magandang umaga po. Ayan, ma'am. Yeah. Galing naman kay Domel Maliari Frias. Good morning po, update naman po about SAP. Thanks po and God bless. Ayan, ma'am, may update na ba tayo sa SAP? Yan, nag-aantay pa rin po tayo. Nag-aantay pa rin po tayo. Yes, mula po yan sa DSWD at programa po yan ng DSWD. Maghihintay po tayo ng announcement mula din po sa DSWD. And from Domel Maliari Frias. Ayan, ma'am, siya na yung nabasa ko. Ayan, yan ba yun? Okay. Next, ma'am, sige. Nabasa mo na rin yan. Yung SAP na para sa mga tao, binulsa yun na naman. Kunwari, pinatagal, unahin daw mga senior, palusot pa kayo. Ano ba yan? Hindi galing sa bulsa yan. Galing yan, kaya ipamigay. Puro kayo kurakot dapat sa inyo. Ayan po, medyo... Chill morning lang po tayo, yes, ngayong opo. Umaga. At syempre po, bukas po ang opisina natin. Bukas po ang opisina ng DSWD at ng CSWD. Para malaman niyo po kung saan po napupunta ang SAP. Part po ng transparency yan na pinopromote ni Mayor Cristy Angeles. Bukas na bukas po ang ating opisina para po sa mga katanungan. Next po, from Miss Jendang Lemuno David. Stay safe po, Tarlac City, sabi niya. From Caitlin para, sino po ang nambulsa? Sinagot niya. Ayan, tama po. Isusumbong po natin sa DILG. Yeah, ayan. Sumbong natin yan. May utos po yan mula sa national government na makikipag-coordinate po ang DILG para dyan. Ayan po. At hindi rin po itong avenue para pag-usapan to dahil bukas po ang ating mga opisina para sa mga katanungan tungkol sa SAP. At from Grisel Liwanag, morning po. Hello kay Gabby and Chris na waiting for their online tutor. Maging attentive sana sila. Yes. Yeah. And from Miss Alma Santos, hi, good morning po. Pabati naman po sa aking asawang masipag at sa mga anak ko, sina Vanessa, Mark, Majoy, God bless po from Caret, Tarlac City. Ayan, magandang-magandang umaga po. From Rowena Domingo, greetings from Camellia Homes, Maliwalo. Maliwalo, ayan. Meron pa mga from Florcefina Biag Taguba. Good day po from Villa Aguila Subdivision, Maliwalo. Ayan, magandang-magandang umaga po. Keep safe, guys. Greetings from Rowie Dizon of Rowie's Kitchen. Ayan, si Rowie's Kitchen again. Ingat po sa pag-deliver. Yes, ingat po. Ingat sa biyahe. Good morning din po sa inyo, Sir Rowie. And from Rona D. Carriaso. Good morning po. Pabati po kami dito sa Sitio Hacienda Lomboy, La Paz, Tarlac. Ayan. Siyempre, umaabot rin tayo sa La Paz. Good morning sa inyo dyan. Ayan, Family Carriaso po. And from Mark Joshua Canlas Balilo, pa-shoutout po sa Molave, Baba San Isidro, at sa akin po na naglilinis ng bahay para luminis ang namin, sabi niya po. Ang bahay namin siguro to. Salamat po. Ayan. Galingan niyo po ang paglilinis, Sir naman. Mark. Magandang exercise yan, lalo na sa umaga mo gagawin, di ba? And from Arlene Tolentino, hello po, keep safe, Barangay Lourdes. Bawal pa rin po ang magsugal at uminom ng alak, huwag pasaway. Ayan, thank you po Ma'am Arlene sa reminder po, sa constant reminder na bawal pa rin po ang kumpulan. At syempre, stay at home muna po kung wala naman po talagang mahalagang bagay na gagawin sa labas. Okay lang naman mag-inom, huwag lang sa labas. Oo, for personal lang, yung mga kasama lang po sa bahay. Syempre, bawal yung outsiders. Bawal pa po yan ngayon. From Scorpia, Tiger. Yes. Good day, Sir Renz and Ma'am Jay. Bawal ang sugal at kumpulan. Yes. Dito sa barangay namin, daming sugalan. Walang magawa, mga barangay official namin. Pati chismisan, araw-araw na lang. Nako. Nako, anong barangay po kaya ito? Anong barangay po kayo? Para mapacheck po natin. Para mabisita po natin yan. Sakto po, ang ating poso po ngayon ay umiikot sa kada barangay. Baka ma-champuhan po sila. Oh, at napagsabihan muna po. Yes. Hindi pa po pwede ang kumpulan at chismisan sa labas, lalo na, di ba? Yes, and time check po, it's 9:31 a.m. sa pagpapatuloy po ng ating pagbabalita. Ayan ma'am, diretso na tayo sa mga balita ulit. Puspusang disinfection laban sa COVID-19. Sa utos ni Mayor Cristy Angeles,
Patuloy ang disinfection sa lungsod ng Tarlac na pinangunahan ng Tarlac City Disinfection Team. Yung napakasipag nating disinfection team na regular at araw-araw na nag-disinfect sa buong lungsod ng Tarlac. Ano nga ba yung mga pinuntahang lugar ngayon? So, mailalim po ang Tibag RHU, San Isidro RHU, Salapungan RHU, Baras-Baras RHU, Tarlac Provincial Jail, Tarlac City Jail, DSWD Lingap Center, San Juan de Mata, RHU Poblacion, CHO o ang ating City Health Office, Our PNP, DSWD for Women, SSS, GSIS, Tarlac Public Market Downtown, Tarlac City Hall, Kaisa Convention Hall, Tuscany Subdivision at mga pangunahing kalsada sa lungsod ng Tarlac City mula noong July 9 to 15, 2020. Siyempre, yung pinupuntahan po ng ating disinfection team, yung mga public places talaga, mga government offices na laging pinupuntahan ng mga tao. Mahigpit din ang paalala ni Mayor Chris C. Angeles na sumunod sa mga preventive measures na ipinapatupad tulad ng social distancing, paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng face mask upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ayan. Yeah. Importante talaga ang disinfection na regular na ginagawa ng ating Tarlac City Disinfection Team bilang parte ng laban natin sa COVID-19. Yes. Bukod dyan, patuloy ang koordinasyon ni Mayor Chris T. Angeles sa mga department ng city government para mapanatili niya ang kanyang good governance advocacy. Mm-hmm. Yan, bilang bahagi ng advokasya ni Mayor Chris T. Angeles, patuloy sa good local governance, masusi ng inihahanda ang ulat ukol sa mga naisakatuparang proyekto, programa at serbisyong naihatid ng pamahalang lungsod ng Tarlac. Sa nalalapit na State of the City Address o SOCA, pinulong ni Mayor Chris T. Angeles sa mga department heads ng lungsod upang pag-usapan ang lahat ng kailangan. May ulat sa mga Tarlakenyos sa ilalim ng kanyang pamamahala sa mga nagdaan na taon, lalo na sa panahon ng COVID-19. Yeah, of course, very important lahat ng nagawa nung nakasailalim po tayo sa community quarantine. And as early as po, inihahanda na ni Mayor Chris ang kanyang ulat sa bayan. Sinisiguro niya po na masusi ang gagawing assessment sa mga accomplishments sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ito po ay parte ng transparency at accountability upang mabatid ng taong bayan kung saan nga ba napupunta yung taxes o buwis na binabayad nila sa ating lokal na pamahalaan. Yes. At manatiling nakatuto po sa ating official Facebook pages para po sa announcement kung kailan at paano nga ba ihahatid ni Mayor Chris T. Angeles ang kanyang SOCA o yung State of the City address. Siyempre po, magko-comply pa rin po tayo sa guidelines ng IATF na bawal pa rin ang kumpulan. Kaya hintayin po natin kung paano nga ba yung delivery ngayon this year ni Mayor Christine ng kanyang SOCA. Yan. Abangan po natin yung importante yan. Doon po natin malalaman kung anong mga plano Syempre sa atin. At of course, yung mga accomplishments. Oo. Para makita din at malaman ng mamamayang people. Mamayang Tarlakenyo dito yes. Sa ating lungsod. So, ipagpatuloy na din natin ang pagbabasa ng mga comments ngayong umaga. Okay, sige po. Saan ba tayo? Saan ba tayo, ma'am? Kay Mr. Alvin Makapinlak, good morning, Tarlac. Today is my birthday, pabati naman. Thank you, keep safe, Tarlac. Ayan, happy birthday po, Mr. Alvin happy Makapinlak. Birthday. Ayan, ma'am. Binabati ko rin ang Thursday Club. The Thursday Club, of course. Sino-sino ba yan mga yan, ma'am? Pero hindi na sila uhaw na uhaw sa kaalakan eh. Kasi bawal pa yan talaga. Bawal pa rin iiwasan talaga. Iiwasan na natin yan. Kaya nagbago na, nag-shift na. Nag-shift sa, na. Sa sports na lang. Sports na po ngayon ang ginagawa ng Thursday Club. Biking at saka Siyempre. Badminton. Badminton, yan. Of course. Oo. Speaking of badminton, ma'am. Oh. Ano, mamaya. Mamaya. Sige. Galingan nyo. Good luck. Ano ba tayo? Saga ba tayo? Ayan. At patuloy po ang pagbabasa natin ng comments. From Mark Anthony Santos. Good morning po. Pa-watch out. Iba-ibang version sa kanya. Shout out. Ganun, gusto niya watch out. Parang watch out. Parang ganun. Sa aking papa na si Jason Santos at kay Majoy. Thanks po. Ayan po. Watch out po. Watch out. Watch out sa inyo dyan. Gusto ko yan.
kay Miss Kate Jamaica Tolenada Conda. Good morning po. Babati naman po kami dito sa Barangay Lawang Tarlac. God bless and stay safe po. Yes. Likewise po sa inyo dyan. And from Mr. Bernard John Villafuerte, good AM po. Tanong ko lang po, COVID-free na po ba talaga ang Tarlac? Naku, pa. Saan kaya nakuha ang balitang yan, ma'am? Hindi pa po tayo COVID-free. Hindi pa po tayo COVID-free. Kaya mas mainam pa rin po na sumunod po tayo sa ating mga preventive measures na ipinapatupad ng pamahalaang lungsod sa pangungunan ni Mayor Cristy Angeles. Ayan, from Rose Ann Esteban. Good morning po. Mabati po si Mama Deli Esteban. Pagaling ka pa. Love you. Salamat po. Stay at home po. Ayun. Get well soon po. Next comment, ma'am, from Rio Martinez. Good morning po, pabati. Nga po, mga taga Villa Aguila Subdivision, Barangay Maliwalo. Kila Kuya Ernie, Chan, Angelo, Kuya Dennis, and Ian. Ayan, magandang umaga po. From Mr. Vinluan Conrado. Good morning po, pa-shoutout po sa Uptown Fountain Market Vendors watching. Pag-greet naman po, Vinluan family sa Matatalaib at family ko dyan sa Bana, Zone 3, Maliwalo, Vinluan family dyan. Ayan, magandang umaga po sa mga... Sa Bana. Yes, Bana. At sa employees po ng Uptown Fountain Market Vendors. Gandang umaga po, yung gustong magsumbong sa DILG tungkol sa SAP. Dapat po may pruweba sila, hindi puro sat-sat po sa FB. Okay naman. Okay, ayun. Ano sabi nila? Magtulungan po tayo, hindi mambintang, sabi niya. Kaya yan po, from Agatha Rivera. Tama po yan. At bukas, sinasabi nga po natin na bukas ang ating opisina para sa mga katanungan tungkol sa SAP. Oo, kung meron man kayong solution. Oo naman, di ba? Para mapag-usapan ng malinaw, mabigyan ng tamang action. Yes. Siyempre, ma'am, we're still under the modified general community quarantine at very important pa rin yung mga tips natin na binibigay ng WHO at ng DOH. Bigyan mo nga tayo ng konting tips. Sige, pasadahan natin ng konting tips yan. Ito, from the World Health Organization. Sabi niya, COVID-19 mainly spreads from person to person. Totoo nga naman, ma'am. But it can also be left on objects and surfaces. Ayan. Siyempre, hindi lamang po yung... person-to-person contact na kukuha ang COVID-19. Sa mga surfaces din dyan. Ano ba yung mga example natin dyan? Like lift buttons sa mga elevator. Ayan. Sa laptop and mouse na lagi nating hinahawakan. Sa mga pens. Ayan. Kahit sa mga simpleng pens mo, pwede pala tayong mahawa. Digital devices. Ayan. Sa iPhone natin, iPod, and sa mga laptops natin. Doorknobs, and even tissue. So if you touch something contaminated, and then touch your face or another's face, you might all fall ill. Ayan. So, very important po talaga na mag-disinfect tayo ng kamay. Saka lagi dapat may baon na alcohol. Alcohol sanitizer. Kaya... And very important, syempre, yung washing ng kamay. Totoo yun. Ayan. Meron pa ba tayo dyan? Meron pa tayo, ma'am. Ito naman, part daw siya ng new normal according to the World Health Organization. Siyempre, before COVID-19 po, we may not have considered how close we stood, walk, or sat near other people. Siyempre nga naman, ma'am, dati hindi tayo aware dun sa distance natin sa bawat isa. That's before the pandemic. Kasi nasanay na tayo na gano'n. And now, it's important to keep a distance of at least 1 meter from each other to limit the spread of coronavirus. Of course, hindi maiiwasan talaga na lalabas tayo ng bahay. Siyempre, to access yung mga essential goods. Totoo. Kaya very important po na mag-maintain tayo ng 1 meter distance sa mga tao. Para maiwasan safe sila, yes. Safe din tayo. Both po. Both party. Tapos ma'am, syempre kailangan nating i-reiterate yung mga policies natin or guidelines under MGCQ. Yan, very important yan. Ano nga ba itong mga to? Ano na nga ba nagbago? Sige, tignan po natin. Siyempre, movement outside is limited pa rin to accessing essential goods and services for work in offices permitted to operate.
Second po, below 21 and above 60 years old with health risks and pregnant women not allowed outside. Ayan, ini-encourage po natin na mag-stay muna kayo sa inyong mga tahanan. And of course po, indoor and outdoor non-contact sports and exercise are allowed. Just follow minimum health standards. Ayan, ma'am. Ano-ano nga ba itong mga exercises na pwede na under MGCQ? Yes. Ano yung mga ginagawa niyo, ma'am? Anong ginagawa ng Thursday Club? Ayan. Ang ginagawa ng Thursday Club, yung ano, syempre, yung trail ride, yan. Yes. Mountain bike. Yes. Pwede na kami mag-biking. Yan. Pwede na mag-running. Mag-running. Jogging, yes. Yan. Badminton, badminton, of course. Yung mga non-contact sports po natin. Basta yung involving po, yung hindi involving yung contact sa other person. Ang basketball ba? Pwede na ba? Siyempre, hindi pa po pwede. Eh, volleyball. Hindi pa rin pwede. Of course po, mass gatherings po are allowed na at 50% seating or venue capacity. Ayan. For example po, yung lugar po, ang kanyang seating capacity ay 100. Ilan ang pinapayagan, ma'am, kung 50%? 50% lang. Ang hirap, hindi ko makompute. Ang hirap. Sorry, hindi ko masagot. Hindi. Joke lang po. Ayan po. Always be reminded po na 50% seating or venue capacity lang po ang allowed sa mga mass gatherings. Ayan. And the following establishments po are now allowed to operate at 50% seating or venue capacity. Gyms, fitness studios, and sports facilities. And of course, sa mga non-contact pa rin po ito na exercises. Internet and computer shops, but limited po sa work or educational purposes. And always be reminded po na below 21 years old ay bawal pa rin pong lumabas. At syempre, bawal din dyan yung mga computer gaming. Oo naman. Bawal pa po. Yes. Other education and educational support establishments, entertainment industries, kid amusement industries, libraries, archives, museums, and cultural centers, tourist destinations, travel agencies, tour operators, reservation service, and related activities, other personal care services, barbershops, salons, and other personal care service establishments, dine-in restaurants, fast food and food retail establishments, hotel and other accommodation establishments, but only those accredited as provided by law and relevant DOT or Department of Tourism and DILG issuances, and only upon issuance of a certificate of authority to operate by the DOT. Ayan. Reminder po sa mga hotel and other accommodation establishments and facilities, kailangan nyo pong mag-secure ng Certificate of Authority to Operate mula po sa ating Department of Tourism. Ayan, meron pa rin tayo, ma'am. Yung curfew hours po natin. Of course, from 9 o'clock in the evening pa rin po until 5 o'clock in the morning. Ayan, very important po. Sundin pa rin natin para iwas sa aberya, no? Yes. And movements to other provinces is still require travel pass. Ayan, ma'am, paano nga ba sila kukuha ng travel pass, ma'am? Eh, naka-flash po sa ating screen ang ating travel pass hotline numbers. Yan, sabihin ba natin? Hindi na siguro, ma'am. Pasahin nyo na lang. Or no? Screenshot na lang po nila. Siyempre, bisitahin din po nila lang ating page. Posted din po yan. And be patient lang po sa pagkuha ng travel pass. Oo, sobrang hirap din kasi yes, makapasok sa... nang tawag dyan. Kasi hotline po kasi talaga siya. So, hababaan natin ang ating pasensya, no? Makakapasok din ang ating tawag. Yes. At sinisiguro po namin, of course, na existing at working yung mga travel pass hotline na yan. Yan. Pagpatuloy natin yung mga comments, no? Na sige, makapasok sa ating ito. Yan, from Jonah, Tinaynan, Agustin, good morning po. Sana dito din sa San Isidro, mapatupad ang mahigpit na curfew, lalo ayan. Na dito sa Zone 3. Kasi kahit 12 na ng gabi, dami pa rin tambay, nagtatakbuhan pa at malalakas ang music. Walang nagka-curfew. Aro! Aro, may teka yung kanyan. Anong barangay daw yan, ma'am? Sa ano sila? San Isidro, ayan. Zone 3. Zone 3. Nako.
Yeah, nananawagan po kami sa Barangay Officials. Barangay Officials dyan. Yes. Pakibantayan naman po ang inyong lugar. Yes. And of course, we're encouraging discipline din po sa mga tao. Kailangan po sumunod. Kailangan nakabantay parate. Alam nyo naman ang gagawin. Sumunod na lang po tayo para mabilis nating malagpasan ang kung ano man ang pinagdadaanan natin. Yes. Tulong-tulong lang po tayo. Tulong-tulong po talaga. And from Miss Marife Escoto. Good morning po. Pabati naman po si Nanay Esther ng happy birthday. Happy Ayan, birthday, happy Nanay birthday Esther. Po. From Thomas Cabigon. Yes. Shout naman po sa mga batang San Miguel. Ayun, shout. Ma'am, sigawan mo daw sila, ma'am. Ayun, joke lang po. Hindi ako naninigaw. Hindi po kami naninigaw. Hello, good morning po dyan sa mga batang San Miguel. Yes. Dyan lumaki yung ano ko, yung tatay ko. Mm, batang San Miguel din pala batang yung San Miguel daddy. Ang dad. Yes. What's up, dad? Nakikinig ba si dad mo? Hindi, kaninang pag-alis ko kasi sa bahay, nagpe-paint siya eh. Oh, abala nice. Siya. So, hindi niya ako pinapansin. Hindi niya okay. Ako pansin. Hello sa daddy ko. Kay Daddy Titus Cura. Yes. And from Mr. Louis Lopez, hello mga DJs. Ako lang po kung meron na po bang libreng gadgets na binibigay para po sa mga scholars ni Mayora Christie. Maraming salamat po. Maghihintay pa rin tayo. Yes, maghihintay pa rin po tayo ng announcements. And kung scholar naman po siya ni Mayor, I'm sure meron po tayong contact details para sa kanila. At saka hindi yan papabayaan ni Mayor. Yes, syempre. Of course. Kung ano man pong programa ni Mayor Chris Angeles para sa mga scholars, of course, makikipag-coordinate po ang Mayor's Office or ang ating CSWDO para dito. Yan, ma'am. From Domel Maliari Frias, pa-shoutout naman po Maliari and Frias family dito sa San Vicente Block 7. Thanks po and keep safe po always. Ayan, keep safe Hello, po. Hello sa mga... Taga San Vicente. Block 7, medyo malayo. Taga saan ka ba, ma'am? San Block. Vicente din. Pero hindi sa Block 7. Block 5 daw yun. Block eh. 5. Sure. Hindi ka sure? Hindi po siya sure sa sure? Hindi po siya sure sa kanyang tahanan. Ayan. And of course, patuloy pa rin po ang mga comments from Rowan Mangilas Salonga. Hello po, good morning. Tanong ko lang po kung kailan po ba ibibigay yung waitlisted ng SAP dito sa Tarlac. Salamat po. God bless. Ayan, ma'am. Nasagot na natin kanina yan. Nasagot na yan. Opo, maghihintay pa rin po tayo ng announcement. Pero narinig ko kasi meron na tayong online registration. Para mapadali na lang ang pagre-register nila. Pero hindi po ibig sabihin, no, nakapag-register na kayo, assurance ba yun? Na kayo. Hindi po. Ibabalidate pa yan. Ng CSWD. Ibeverify pa nila. Usually po, nag-i-interview po sila. Tinatanong po yung background ng family. At syempre, kung nakapag-register na yun at nakasama na doon sa unang batch ng, po. SAP, hindi na po kayo kasali sa susunod sa mga waiting list nila. Tsaka yung mga nakatanggap ng ayuda mula sa ibang agency ng gobyerno, like sa Department of Agriculture, merong ayuda dyan sa mga farmers. Usually, tinatanggal na po sila sa SAP. Another comment from Catherine Diaz. Good morning po. Sana maibigay na yung SAP dahil meron po akong anak na PWD. Ayan, ma'am. Maghihintay pa rin po tayo ng anunsyo po sa SAP. Pero kung sakali po yan, for sure po, mamadaliin po natin yan. Yan. From Kim Cosme Suarez. Good day po. Pwede na po ba mag-angkas sa Ayan, motor. Ang frequently asked question ng mga Tarlakenyo. Yes. Pwede na kung kayo daw ay couple. Couple at Ayan. Kailangan daw merong protective barrier. Ayan, medyo, protective barrier kayo. Medyo ano po yan eh, kina-question yun ng mga netizens natin eh. Kasi may nag-viral na video na nakita mo ba yun? Napanood mo ba yun, ma'am? Yung babae na medyo tumatama delikado. Sa kanya, sa mukha medyo niya. Medyo delikado nga yung itsura ng babae do sa video, no? Kasi natatawaan talaga siya nung barrier. Ayan, kaya maghihintay po rin tayo ng mga pagbabago sa announcements. For sure, i-consider yan. Pwede pa rin magbago yan. Pero kung pwede na ang cast, pwede na po yan. From Butch Guzman. Jay Cura, pabati naman po si Nika Guzman. Hello, kay Nika Guzman from Butch Guzman. Good morning! And ayan ma'am, from Julieta Alibuyog. Wala ba plano mag-appeal si Gov from MGCQ low risk naging medium risk?
ano ma, masasagot ba natin yan? Hindi po tayo sure. And yan, ma'am, may question na naman from Butch Guzman. May second SAP pa po ba? Ayun, nabanggit pa nga po natin na, naghihintay pa rin po tayo ng announcement. Hintay-hintay lang po tayo at panatilihin po natin, nakatutok tayo sa mga official pages. Yes. Doon lang po natin malalaman kung okay na ang SAP na hinihintay ng lahat. And ayan ma'am, another WHO tip ma'am. Ito, very important. Sige. Ulit-ulit natin itong sinasabi sa mga tao at pinapaalalahanan po ang bawat isa na sundin po ang mga preventive measures na ito upang maiwasan natin ng COVID-19. Sabi niya po, wherever you are, whether at work, home, or school, you can help prevent COVID-19. Remember to wash your hands frequently with soap and water or alcohol-based hand rub. Ayan, ma'am. Ikaw ba, ano ba ang ginagamit mong sanitizer, ma'am? Saan ka bumibili ng sanitizer? Sanitizer ko. Or alcohol. Alcohol na malaki. Yan, binigay lang sa akin yun. Ilang galon ba yun? So, tinitipid-tipid ko lang. Oo. Pero bawat bag na gamitin ko, sa bawat bag na gamitin, marami kasi akong ginagamit na bag, dapat meron doon. Yes. Para hindi makalimutan. Alcohol. Pwede po, magandang ano po yung strategy. Maglalagay po tayo ng alcohol sa lahat ng bag na ginagamit natin. Sakaling, para diba? Hindi makakalimutan talaga. Dala-dala mo na talaga. Mm-hmm. Kung gusto niyo naman sa mga pantalong na gagamitin nyo. Pwede rin, ma'am. Maglagay na kayo, di ba? O kaya yung mga alcohol wipes. Mm-hmm. Meron pwede ganun, rin. Diba? Mm-hmm. Pwede rin. Mas manipis yun. Tsaka magagamit din natin yun sa mga surfaces. Kunyari, sa laptop mo, ma'am, pwede mong gamitin yun. Araw-araw kong ginagawa yun. Mm-hmm. No? Pag dumating ako sa office talaga, dinidisinfect ko muna yung table ko. Ayan, maganda pong i-adapt yung preventive measure na yan po para maiwasan natin ng COVID-19. Yan. Pero syempre, pinaka-importante talaga ang paghuhugas ng kamay. Mm-hmm. At dapat proper hand washing talaga. Tsaka kung nagtitipid tayo, syempre, mas okay na kung maghuhugas lang muna tayo ng kamay with soap. Para hindi na tayo gagasa sa alcohol and sanitizer. Ayan, medyo mahal din po ngayon ang ating mga alcohol at sanitizer. Nagtaas po ng presyo dahil po sa demand natin. Yan, time check. It's 10:53 a.m. 9:53, ma'am. 9:53 a.m. Ayan, naguluhan na ako. It's 9:53 a.m. Live na live po tayong napapakinggan sa 96.11 FM at napapanood sa Turlock City Information Office. Ito ang programang Kaisa Radyo Patrol. Programang hatid ng City Government of Tarlac sa pamumuno ni Mayor Christy Angeles. Yes. Siyempre, bago po tayo magpaalam, ay iiwan namin sa inyo ang isa pang paalala mula kay Mayor Christy. Eh, before that, ma'am, meron yata ang pahabol na comments. Basahin na rin natin. Sige. Ayan po, from Mary Rose Salvador. Puro SAP yan. Good morning po ba? May second SAP pa po ba? And from Butch Guzman, Idol. Naku, naka-mention ka, ma'am. Idol J. Kura. Good morning daw po. Naku, idol ka daw niya, ma'am. Ma'am, bakit kanya idol? Idol ko rin siguro siya. Ano bang ginagawa mo, ma'am? Bakit iniidolo ka nila, ma'am? Hindi ko alam. Ayan, sa SAP po, from, yung question po from Mary Rose, maghihintay pa rin po tayo ng balita from DSWD, pero aasikasuhin po natin yan sa lalong madaling panahon. Of course po. And ito po, 3 reasons why you should wear your face mask in public. Ito, very important po. Sabi niya po, I wear my mask in public for 3 reasons. Ano yung mga reason na yan? Ano yung mga yan? First is humility. Anong connection ng humility sa ano mang pag-wear ng face mask? I don't know if I have COVID as it is clear that people can spread the disease before they have the symptoms. Ayan, lalo na po sa mga asymptomatic, alam po natin yan. Hindi natin alam kung carrier po ba tayo ng COVID or hindi kasi may possibility nga po na asymptomatic tayo. So, very important po na mag-wear tayo ng ating face mask, lalo na kung lalabas sa public. Ano yung second reason, ma'am? Second reason natin is kindness. Mm-hmm. Madami ako niyan. Kindness. Sige nga, ma'am. I don't know if the person I'm near has a child battling cancer or cares for their elderly mom. Mm-hmm. While I might be fine, they might not be. Mm-hmm. Yan. Siyempre, kailangan ding maging alerto tayo. Mm-hmm. At isipin natin yung mga kasama yung mga natin tao, sa bahay. Kasama natin sa bahay. Lalo na yung may mga karamdamang mm-hmm.
Siyempre yung mga medyo may edad na rin. Yan, yung mga may senior edad. Citizen. Kaya nga hindi natin sila pinapalabas, no? Mm-hmm. Bawal pa. Pero may mga matitigas na ulo talaga eh, no? Ayan, ang sabi po, ang pagsusuot ng face mask ay isa sa mga reason ay yung kindness and consideration sa ibang tao. Yeah. And yung last reason, ma'am, it's for the community. Paano nga ba? I want my community to thrive, businesses to stay open, employees to stay healthy. Keeping a lead on COVID helps us all. Ayan, of course. Dahil lubos na naapektuhan po ang ating community dahil po sa quarantine, marami pong mga businesses ang pansamantalang nagsara. Very important po na magsuot ng face mask para makabangon na rin ang ating ekonomiya at makatulong sa ating komunidad. Ayan, ma'am. Meron pa tayong natitirang oras. 9:57 AM po. Ubusin na natin yung mga comments po. From Aniceto Navarro. Good day, M po. Pa-shoutout po. Watching po kami dito sa Casanova Farm, Borac, Tarlac City. Casanova Farm. And from, ano to, ma'am? Riza GD? Or Riza? Magandang umaga po. Pabati po. Guillaume and the Guzman family ng Hacienda. Naku, hello. Sa Hacienda. Wow. Hacienda. Parang na-imagine ko, ma'am, nakasakay sila sa kabayo habang nakikinig. Good morning sa inyo dyan. And from Ron Tipay Fajardo, shout out po, sabi niya. Ayan, shout out po, Sir Ron Tipay Fajardo. From Aniceto Navarro, pa-shout out po sa Navarro and Garcia family. Ayan, meron pa ba tayong mga comments, ma'am? Baka may personal greetings ka pa dyan na natitira. Ah, okay po. Siyempre, binabati ko po ang aking mga classmates. Ayan, ang Solid 1 BTS Yulo 1B. Ayan. May BTS? Nanunood. BTS lang 1B. Ano ba yun, ma'am? Ayan, nakikinig daw sila sa ating live. Ayan. Ayan. Yung maraming salamat sa pagtutok sa aming programang hatid ng City Government of Tarlac sa pamumuno ni Mayor Christy Angeles. Ayan, may pahabol tayong comment. Ito ba, ma'am? Oo. Sabi ni Riza, Judy, kamag-anak kayo siguro ni Nanay Linda Cura Maglalang DJ. Naku, DJ, kilala mo ba siya? Baka po kilala ng dad ko. Mm-mm. Kasi ako po kasi hindi ako masyado sa mga kamag-anak. Pero konti lang kasi yung mga kura. Eh, baka magkakamag-anak talaga kami. Yes. Lahat ng kura sa Tarlac City. Ayan, ma'am, meron ka bang pahabol na bati bago tayo magtapos, ma'am? It's 9:59 AM po. Yan, binabati ko yung mga kasama ko sa bahay, si kay Gloria Cura. Yes. Kay Marikita Figueroa. Mm-hmm. Kay Maan Cura. Wow. Christian Cura. At sa mga anak nila,